11 ng Setyembre, Biyernes, sa 23 linggo ng karaniwang panahon, ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang isang talinghaga, pwede nga kayang akayin ng isang bulag ang isa pang bulag? Hindi ba't kapwa sila mahuhulog sa kanal? Hindi higit sa kanyang guro ang alagad. Magiging katulad ng kanyang guro ang ganap na alagad. Bakit mo tinitignan ang puwing sa mata ng iyong kapatid at hindi mo pansin ang troso sa iyong mata? Paano mo masasabi sa iyong kapatid, kapatid? Pahintulutan mong alisin ko ang puwing sa mata mo, gayong hindi mo nga makita ang troso sa mata mo. Mapagkunwari, alisin mo muna ang troso sa mata mo at saka makakakitang mabuti para alisin ang puwing sa mata ng kapatid mo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, alisin mo muna ang troso sa mata mo at saka ka makakakitang mabuti para alisin ang puwing sa mata ng kapatid mo. Naalala ko ang kwento sa Ebanghelyo tungkol sa babaeng nahuli sa salang pakikiapid. Dinala ng mga eskriba at pariseo ang usapin kay Jesus upang siluin siya sa kanyang sasabihin. Dahil batid ni Jesus ang kanilang masamang layunin, iminulat niya ang mga taong ito sa katotohanan ng kanilang pagiging bulag at mapagkunwari nang sabihin niya, ang walang sala sa inyo ang unang bumato sa kanya. Dahil dito, isa-isa silang umalis magmula sa pinakamatanda. Malinaw na ang kanilang paghatol sa babaeng nagkasala ay hindi bunsod ng tunay ng pagmamahal sapagkat layunin lamang nilang gamitin ang kasalanan ng babae upang siluin si Jesus sa kanyang sasabihin. Ang paghatol o paghusga sa kapwa natin makasalanan ay maaaring humantong sa kapahamakan ng ating kapwa. Ang paghatol na may kalakip na pagmamahal ay naghahangad na akayin ang nagkamali sa kabutihan at pagbabagong buhay. Sa huli kong tutuusin, Diyos lamang ang may karapatang humatol sa atin sapagkat tanging siya lamang ang walang kasalanan. Pagsasagawa, maging maingat nawa tayo sa paghusga sa ating kapwa dahil baka mas malaki pa ang ating pagkakamali sa pagkakamaling nakikita natin sa kanila.